Naipangako ko sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal, e-expose ko sa inyo kung sino yung mga land grabbers sa Pilipinas. At ito na may ginagawa din sa ibang bansa, pero gusto ko sanang mag-focus tayo dito sa bansa natin. Sino-sino yung mga land grabbers? May dalawang klase ho ng land grabbers sa Pilipinas. Yung pong legal at illegal. Yun. Pag-usapan muna natin yung mga legal. Hindi sila pinoprohibit ng batas. Actually, ina-encourage nga ng batas na mag-land grab sila. Because yung ilaland grab nila is hindi nagbayad ng buwis. So, isulat ho ninyo, number one, DIR. Okay? DIR, isa po siyang land grabber, lawfully. Number two, local government unit. Isa rin ho siyang land grabber. At yung pong mga creditors ninyo, katulad ng bangko, mga land grabbers ho yan. Legal. Because meron hong batas na pwede silang mag-land grab. Sa legal na pamamaraan. Ngayon, sino-sino yung mga illegal? O, kukwento ko sa inyo yung illegal. Paano mag-operate yung illegal? Pagdating sa local government unit, when sulat ko, meron ho tayong batas na yung second buyer is always in good faith. So, pag kinuha nila yung illegal na bagay, magiging legal. Himbawa, meron si Ped, kawawa naman to si Pedro, papangalanan natin. Si A, ha, finake yung document. Tapos, ibinenta. Sell. Kanino binenta? Doon sa second buyer or owner. O, ganyan ho ang ginagawang proseso. Huwag sana magagalit sa atin yung mga kaibigan nating mga politiko. Simula sa barangay chairman, konsehal, mayor, governor, bukal, ay lahat yan. Lahat po ng posisyon ay nagkakaroon po ng lupa sa pamamagitan ng meron silang inuutusan. Yan. Meron silang uutusan tao na ilan grab gumawa ng mga peking dokumento para malan grab yung isang property. Tapos, sila bibili afterwards. After 1 year, after 2 years, na walang final na kaso, yung tunay ni may-ari, bibili nila. Pag binili nila, kahit na maghabol yung tunay na may-ari, wala na hong habol. Kasi may tinatawag hong good faith of the second buyer. So, yun ho yung paraan para yung illegal na pag-land grab ay maging legal. Palasak ho yan sa Pilipinas. Napakadaming gumagawa ho yan. At wala ho tayo magagawa pag nasa second buyer na. Napakahirap patunayan na malicious yung pagkakabili. So, mag-ingat ho kayo mga ka-taxpayer kong mahal. Ito magandang balita. Meron po kayo hanggang June 2023 para i-reclaim yung lupa nyo. Bayaran nyo lang yung estate tax. Mura lang 6%. Eh sir, wala akong pambayad eh. Eh di kontakin nyo si Gia. Baka pwede tayong magpartner. 0917-307-1316. Tawagan nyo si Gia. Baka pwede tayong magpartner. At yung mga accountants, real estate brokers, agents, mga barangay chairman, kagawad, baka gusto nyo makipag-partner sa amin, dyan sa lugar ho ninyo, marami kayong properties na hindi pa natatransfer doon sa living owners. Kasi yung mga dead owners, hindi nila nagawa yung tama na mai-transfer before they died sa kanilang mga successor in interest. So, willing ho kami kasi may legal department na ho kami, tax specialista.legal, at saka yung mga wala hong legal department, pwede na ho kayong magkaroon ng sarili. Ito ho sa pang taxpayer,
Huwag ho niyong kopyahin yung mga malalaking company na talagang may legal department sa loob ng opisina nila. Ito ang tinatawag ko business processing office para sa legal department nyo. So may legal department kayo, may tatakbuhan kayo na nakakaalam ng istorya ng buhay ng inyong negosyo. Kaya ho tinayo yan ng inyong tax specialista. Ang pangalan, tax specialista legal department. At yung sinasabi ko, meron ho akong tax specialista.inheritance. So, kahit sino ho kayo, pwede kayong magnegosyo ng estate tax. Tuturuan ko ho kayo, gagawa ko ng videos, and then si Gia ho ang magiging kapartner ninyo physically, professionally. Tayo, magiging partner tayo, maghahatian tayo sa kita. Akong bahala hong gumawa ng lahat ng documentation, maging logistic ho kayo. Okay? So with that mga ka-taxpayer, kumahal, panoorin niyo susunod kong video tungkol sa inheritance. Paano ito pagkakaperahan, magkakaroon kayong trabaho at negosyo, at paano mahihinto yung pagiging pagla-land grab ng inyong property. So, abangan po ninyo. See you later.